tapos natawag kita. Okay, ayos ba yan? Para sa iyo, hindi ko yung kapag. Sasaya mo? Bala ka lang! Magandang umaga mga ka-trackers! Welcome back to my YouTube channel, Oliver the Tracker. Ngayong umaga, nandito tayo sa yard ng Amtrak Machineries para i-feature itong bagong dating na Sinotruck 4x4 10 cubic meter forward dump truck. Before po tayo mag-umpisa mga ka-trackers, papakilala ko lang po sa inyo ang ating ka-Amtrak, Sir Jomar. Yun. Hi mga ka-trackers, jobs nga pala ng Amtrak Machineries at nandito kami sa main branch kasama si Sir Oliver the Tracker. Alright, so mga ka-trackers, before po tayo mag-walkthrough, before natin kayo i-walkthrough dito sa bagong i-feature natin na forward dump truck, I just would like to invite lahat ng mga ka-trackers natin, mga ka-amtrak natin, to please subscribe yung YouTube channel ni Amtrak Machineries, no? Please subscribe, like, and share. Yes. Amtrak Machineries. Yes. Okay, also, please don't forget to subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa Oliver the Tracker, click subscribe and hit the notification bell para updated po tayo lagi sa mga bagong video na nilalabas at mga bagong trucks, special purpose trucks na nire-review natin dito sa ating YouTube channel. So, ready na tayo? Yes, sir. Ready na? Mga ka-trackers, let's go! Mga ka-trackers, susubukan naman natin i-drive itong 4x4 forward dump truck. 10 cubic meter. Natin. Primera. Ito, ano ah. Nakakapanibago lang eh. Pero... kaya yan, kaya. Reverse natin, mga ka-trackers. Reverse, reverse. Pero, hindi, ang gaan ng manipela. Tsaka yung preno niya, malakas. Okay. Forward ulit. Lakas ng makina. Grabe. Ang lakas ng engine nito. Lakas ng rangkada, yo. Mga ka-trackers, pagka ginamit ito sa mga quarry, kahit loaded kayo, no? Kayang-kayang load. Kahit nakakyatin pa. 4x4 to, mga ka-trackers, eh. Ayan, mga ka-trackers. Easy to drive lang, ano? Ayan. Ito, sinasabi. Malakas, pang malakas ang karga, Sinotruck 4x4 forward dump truck. Ang capacity po nito is 10 cubic meter. So, punta natin yung kanyang walkthrough natin. So, tingnan yan, dump box po natin. At sa ninyo, mataas po siya mga ka-trackers. Ang sukat po ng dump box niyan is 42 by 23 by 1,200 millimeters or 4.2 meters by 2.3 by 1.2 meters. So ang kapal naman po ng mga body niya is 4 millimeters sa side at saka 8 millimeters naman sa bottom. So by the way, ang mga gulong nito mga ka-trackers, tingnan natin mga gulong. Ang tires nito is 10R20 na mga ka-trackers. Pansin niyo napakalaki ng gulong niya. Kung ikukumpara natin dun sa mga 10-wheeler dump truck na surplus, no? 10R20 na. So, ang katumbas po nito mga ka-trackers na forward dump trucks dito sa Sinotruck, ay katumbas na ho ng isang Isuzu na 10-wheeler dump truck, no? So, upgraded na po yung mga gulong niya, no? Alright, mga ka-trackers. Ito, silipin natin yung engine nitong Sinotruck 4x4 10 cubic meter forward dump truck. Actually, ang engine po nito is Weichai 4.1 cc, no? Ang displacement niya is 4.1 cc. This is also turbocharged, mga ka-trackers. Yan, ha? Di-turbo po ito. So, medyo hataw ito kasi pagka di-turbo, maganda performance yan. At ito po ay Euro 5. No, Euro 5 engine, before yung mga finiture po natin is yan yung injectors niya, no? Common rail yan, ha? Common rail po siya. So, ibig sabihin, electronic siya. That's why, ang kaibahan naman nito is Euro 5 siya,
environmental compliant, and then mas fuel efficient naman pagka mga electronic na siya kasi regulated po yung buga ng diesel natin. Buga, sakto, calculated, no? Unlike sa manual naman, bomba-bomba, medyo fuel magastos, no? So ayan po mga katrakers, turbo, tapos Euro 5, very ano yan, cost efficient, fuel cost efficient, at the same time, environmental compliant. Wichai Euro 5 engine. Mga katrakers, silipin natin yung differential, no? Rear differential ng ating 4x4 na forward dump truck. Pansinin nyo mga katrakers, 6.83 at 6.83. Tingnan nyo naman, obviously, napakalaki nung differential niya. Sabi ko nga sa inyo, ang katumbas na nito, forward dump truck lang sa sinotruck, pero katumbas na po nito mga katrakers, pang 10-wheeler na sa plus dump truck. Sulit na po kayo dito. At tingnan nyo yung mga kanyang air brake tank chamber, no? Ang lalaki niyan mga katrakers, kasi di-design siya ng ganyan ng sinotra kasi para safety po sa biyahe. Usually, pag mga off-road, umakit tayo sa bundok, nag-load ng mga aggregates or mga panambak, pagpababa po yan mga katrakers, yung bigat po, yung gravity, hihilayan yan. Pag hindi po ganito kalaki yung mga air brake natin, nako, baliwala yan. Lulusong talaga yan mga katrakers. So, safety po. Ngayon, silipin natin yung sa front differential din natin. School. Mga katrakers, front differential niya, 6.83 din. So, pareho. Rear, front differential, pareho kalaki. Saan ka pa mga katrakers? Sa sobrang laki ng mga differential niyan, kahit loaded dyan, ilusong mo sa quarry, ilusong mo sa mga mabalaho yan, lalagpasan niya yan, walang kaproblema. Tingnan niyo pati yung kanyang pinakaano niya, no? Mga hanger ng differential, ang liliki, solid mga katrakers. Tingnan niyo mga molly, napakalalaki. Ha? At saka ito, naka-air horn na po ito mga katrakers. And then ito, pansinin niyo mga katrakers, uupo ako rito ha. Ito naman katrakers, napakataas, di ba? Parang 10-wheeler dump truck. Ibig sabihin, high ground clearance, mas advantage pag sa mga off-road, no? Quarry, mga construction sites. The best to, mga katrakers, solid. Now, pero ako napansin dito, medyo bago yung ano nito eh. Marami. Yung mga ibang, mga na-feature sa atin, mga dump trucks, sino truck, no? 4x4, 4x2, 6.5 cubic meter. Ito, 10 cubic meter. Pansin niyo yung ano niya, yung design ng dump box. Pansin niyo ha, may hati. Ha? Bakit may hati? May hati siya. Kasi, ang purpose po nito, para pagka nag-discharge po tayo ng load, pwede po natin siya buksan. No? Pwede natin ibukas ito, na part na ito, pwede rin natin ibukas ito, part lang na ito, na hindi natin dinadrop yung buong side kasi mabigat. So, mga katrakers, ito ang bagong design. Alam mo ang gamit po nito? Tinatanong ni ating camtrack, Yomar. Ano yung katanungan mo? Usual, sir, saan ito ginagamit? Okay. Number one usage po nito, syempre, for hauling, no? Yung mga aggregates natin. And then, for construction, no? Especially sa mga construction kasi, hindi na umuubra doon yung minsan yung mga sobrang lalaking dump truck, no? Mga 10-wheeler, 12-wheeler. Ito ang pinagdi-deliver talaga mismo directly sa construction site. Okay? Number two na purpose, pwede po ito sa ating mga local government units, no? Sa mga municipal environment office natin or provincial environment office, napakainam po nito mga truckers for garbage collection. Tingnan nyo! Ah, kasi usually dati, 6 cubic meter ang size, no? 6 cubic meter lang, no? I-modify pa natin para sa ating mga munisipyo o sa mga probinsya para tumaas para pagkarga ng basura. But this time, ito original po mga katrakers. Tingnan natin. Kuha na natin buong katrakers. Original po mga katrakers. 10 cubic, ha? 10 cubic na. Walang modification. May mga drop side portion pa. So, suitable for garbage collection mga katrakers. Okay? So, ayan,
Tapos na po natin na i-walk through kayo dito sa ating bagong Sinotruck 4x4 10 cubic forward dump truck. So mga ka-truckers, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating channel, inulit ko po, Oliver the Trucker, click subscribe and hit the notification bell para updated po tayo sa mga bagong video natin inilalabas. And then special thanks po pala sa Amtrak Machineries, yung YouTube channel na Amtrak Machineries. Type nyo lang po. Please subscribe din. Like and share. So hanggang sa muli mga ka-truckers. Maraming salamat for watching. God bless and good luck to your business.